pinag-aralan, magandang trabaho'y di kapos. Sa trabahong malinis, walang madayat hikahos. Sa nanay nakapiling, pangaral ay lubos. Kaya naman pala eh, maliit pa lang may paninindigan na. Raul Roco, pag-asa ng bagong Pilipinas. Sa buong serbisyo sa gobyerno ni Raul Roco, tatlong grupo ang pinag-ukulan niya ng pansin at pag-aruga. Ang mga kababaihan, ang mga kabataan, at mga mahihirap. Sa aming angkan, alam ang pinanggalingan ni Raul Roco. Kaya hindi katakataka kung bakit sila ang malapit sa puso niya. Siya ay anak ng isang magsasaka na hanggang grade 3 lang ang tinapos at ng isang public school teacher. Kaya edukasyon ang naging paraan para makaahon siya sa kahirapan. Yan ang inaalay niya para sa mga kabataan. Siya may akda ng karamihan ng mga batas para sa kapakanan ng mga kababaihan. Ang mga programang pang-ekonomiya ay magpupuhunan ng negosyo at gagawing permanente, hindi kontraktual ang mga manggagawa. Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa ay unang panahon ng kamusmusan sa piling ng mga bulaklak at halaman doon tayo nagsimula mga ngayong eleksyon, ang pipiliin kong kandidato ay ang nagsisilbing modelo ko sa katapatan, kagalingan at sa pagmamahal sa bayan. Ang yahalal ko ay ang nanindigan para sa kapakanan ng mga kabataan at may malinaw na plataforma sa edukasyon, hanap buhay at representasyon naming mga kabataan sa gobyerno. Sa pagdipas ng panahon, bakit kailangan ding lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Ako bilang kabataang Pilipino, bilang pag-asa ng aking bansa, ang isusulat sa balota, ang tanging karapat-dapat maging Pangulo, Raul Roco. Tinatanong nila kung bakit ang kandidato ng Alyansa ng Pag-asa ay hindi old-timer na politiko na kilala na. O kaya bagong celebrity, artista, kaya namabalang karanasan. Sapagkat ang old-timer na politiko kasama sa problema ng bayan ngayon. At ang walang karanasan, hindi karapat-dapat sa Senado. Ang mga kandidato ng Alyansa ng Pag-asa ay may karanasan at may malalim na pagsisilbi. Si Ermy Aquino, 15 taon naglingkod, malalim ang karanasan sa enerhiya at sa pamamahay. Murang ilaw sa bawat bahay. Si Ermy Aquino, ang tunay na eksperto sa enerhiya. Sa simula pa lamang, ang kampanya ng Alyansa ng Pag-asa ay talagang naiiba na. Paniwala ni Raul Roco, kailangan iangat ang political maturity ng ating bayan. Hindi lamang kampanya, kundi krusada para magbago ang ating sirang sistema. Hindi kami tumatanggap ng perang galing sa droga o galing sa wetting. At hindi kami namimili ng boto at hindi kami nanunuhol. Kaya ganyan na lamang ang sampalataya ko kay Raul Roco. May isang salita, may prinsipyo. Magkasama kami sa anumang hamon na haharapin, mula sa Kongreso hanggang Malacanang. Walang inuurungan si Raul Roco. Mula nung student leader pa lang siya hanggang sa impeachment ni ERAP. Nililipol niya ang mga kurakot sa Department of Education sa loob ng isang taon. Pati sa sakit, hindi siya susuko. Sabi nga ng kanyang medical bulletin, he can experience
benign behavior of this problem in the future. It is reasonable to expect a protracted symptom-free interval with the successful management of this current complaint. Yung nag-aalinlangan kung kaya ng kalusugan ni Raul Roco maging susunod na presidente, mahaba pa ang kanyang buhay. Si Senator Kerry, Reagan, Giuliani at Mitterrand, ilan lang sa mga nanilbihan na may sakit sa prostate. 37 years na kaming magkasama, kung hindi pa kami natutong makipagsamahan sa isa't isa, hindi kami magtatagal ng 37 years. Demanding siya, hindi lang sa iba, kundi sa sarili niya muna. Meron siyang sariling self-discipline na akala niya lahat ng tao meron din noon. Siguro yung mga ibang tao, gusto nila na baka pwede na ang pwede na. Eh kay Raul Roco, hindi pwede yung ganun eh. Falling out, falling in, nothing sure in this world, no, no. Breaking out, breaking in, never knowing what lies ahead. We can really never tell it all, oh, no, no. Say goodbye, say hello to a lover, our friend. Sometimes we never could understand. Wasn't things beginning just then? We can really never have it all. No, no, no. But oh, can't you see that no matter what happens, life goes on and so baby, just my heart. Cause I'm always around you, and I'll make you see how beautiful life is for you and me. Take a closer, baby, see the butterflies, colors. Listen to the birds that will sit to sing for me and you. Can you feel me? This is such a wonderful place to be. Everything will be alright. For as long as the world still turns, there will be night and day. Can you hear me? There's a rainbow always after the rain. Oh, hidden high and low, when the lose you, you go. Yeah, yeah. Walk and go where the good beats are good or bad. But baby, this is life, no, don't get mad. No, no, no. Cause oh, can't you see, can't you see, that no matter what happens, life goes on and so baby, please smile. Cause I'm always around you, and I'll make you see how beautiful life is for you and me. Take a closer, baby, see the butterfly color. Listen to the birds that will sit to sing for me and you. Can you feel me? This is such a wonderful place to be. For as long as the world still turns, there will be night and day. Can you hear me? There's a rainbow always after the rain. Life's full of challenges, not all the time we get what we want. But don't despair, my dear, you'll take it trying. Make it through.
Everything will be alright. For as long as the world still turns, there will be light and day. Can you hear me? There's a rainbow always after the rain. Nung sinasabi niya, masakit ang likod niya. Na alam ko na 15 to 20 hours a day nangangampa niya. May tendency talaga si Raul na i-push ang sarili niya to the limit. Kahit na anong sabihin mo sa kanya, hanggat kaya niya, gagawin niya. Siguro sinasabi din ng Diyos na you've pushed yourself too much. And so kahit nang pagbalik, back to his fighting form. At hindi talaga siya nag-withdraw tulad ng gustong mangyari ng iba. Ilang araw na lang, he will stay the course. He will see that the votes are in, that the votes are counted. Walang aalpas na nangungurakot, batas ang laban sa pagganap. Pantay-pantay lahat sa mata ng batas, libreng edukasyon sa ating anak. We believe in Roko. May pag-asa tayo. Magkasunduan, huwag magbarilan. Batas ay susundin kahit sino ka man. Disenteng pamumuno ang paninindigan, upang disenteng buhay ay makamtan. We believe in Roko. May pag-asa tayo. Huwag nating ipanakaw ang ating bukas. May pag-asa pa. Sa bawat krisis na nalampasan, lalong tumitibay ang loob. Mahalaga ang bawat araw para sa kanya. Iaalay sa kalusugan ng bayan. Habang may Roko, may pag-asa. Ako mga kaigsuunan sa Kabisayaan ug Mindanao, matud nila si Roko, dili mo daog diha. Ang akong ipahanyo kaninyo, tabangon natin si Roko. Daghang bulanon, daghang mga Bisaya na kaila si Roko. Kusog si Roko sa Bohol, kusog si Roko sa Cebu, ug kitabangan siya ng mga daghang bulanon sa Mindanao. Ayaw kalimti si Roko Aquino o ang mga senador sa Alyansa ng Pag-asa. Dalawang bagay na lang po tungkol sa kalusugan at tungkol sa paglilingkod, sa pagpipili ng mutante. Ang kalusugan po, pag ikaw ay may nararamdaman, mas mahalaga ang araw-araw. Mas masinop ang tingin sa mamamayan. Bawat oras na paglilingkod ay inaasam-asam. Ang pagtulong ng isang may nararamdaman, walang makakaampat. Nakita natin sa istorya. Quezon, may TV. Sabi nila mamamatay na. Siya ang nagbigay dulot ng independensya ng Pilipinas. Naitayo pa ang paglaban sa tuberculosis. FDR, Delano Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Siya, 12 anyos, 12 taon, ang naglingkod sa Amerikang may nararamdaman, pinakamahusay na presidente ng Amerika. Ang may nararamdaman pong leader, mas masagana at mas mahalaga ang tingin sa Pilipino. Pangalawa, sinasabi nila pumili kayo ng lesser evil. Bakit? Hindi ba dapat tinatanggihan ang masama? Pipiliin ang mabuti? Sa ngayon po, makakapili tayo sa mabuting paglilingkod.
mabuting pagsisikap sa masamang eksperyensyang nangungurakot, nagsisinungaling, sa walang karanasan na hindi makakatulong sa pag-angat sa bayan. Bakit pipiliin natin ang walang karanasan o masamang karanasan? Pwede naman tayong pumili ng nagsisikap at nagbibigay ng tunay na paglilingkod. Si Balagtas po ang nagsabi, dahil sa istorya ng Pilipinas, bawat magagaling ay ibinabaon at inililibing ng walang kabaong. Hindi makaangat. Yan po ang iwasan natin. Ang magaling tulungan, makatulong sa nakaluhod ng bayan. Maraming salamat po. Nakakabulag ang dilim. Kailan maliliwanag ang langit? Isa lang ang pag-asa ng bagong Pilipinas. May isang salita at prinsipyo. Bawat pamilya may bahay, bawat bahay may hanap buhay.